Baba na, andito na tayo. Utos ng babae. Nakatingala si Chai sa lugar na kanilang pinuntahan. Napakunot ang kanyang noo dahil malayo yon sa kanyang inaasahan. Ang buong akala niya ay nakalagay ang hotel na iyon sa magandang bahagi ng Maynila. Pero ang lugar na kinaroroonan nila ngayon ay tila talipapa lamang at wala siyang nakikitang mga tao na mga elegante at formal. Hoy, baba ka na! Ano, tutunganga ka na lang dyan? Bulala sa kanya ng babae na tila iba ng trato sa kanya. Opo, bababa na po. Nauutal niyang sabi tsaka bumaba na sa sasakyan. Dito na po ba yung hotel na pagtatrabahuan ko? Tanong niya. Nagugulahan pa nga rin siya sa kanyang nakikita. Pero sa loob-loob niya ay baka naman maganda ang loob nito at mali lamang iniisip niya. Nauna nang pumasok ang lalaki at babae sa isang gusali na may nakasulat sa harap na Massage and Spa. Maliit lamang yon at hindi naman mukhang hotel. Hindi na lamang siya nagtanong pa at sumunod na lamang sa dalawa papasok sa gusaling yon. Itong magiging kwarto mo, sabi ng babae nang makarating sila sa ikalawang palapag. Maliit lamang ang kwartong yon at apat silang babae ang titigil doon. Bigla naman siyang nagtaka dahil ito na ba yung 10,000 binayaran niya? Ate, sandali lang po. Ano ba yon? Ang dami mong arte ah. Ana sa kanya ng babae. Itatanong ko lang po sana kung ito na po yung 10,000 na binayaran ko kay Ate Marefe na titirhan ko? Lakas loob niyang tanong. Napangisi naman ang babae. Ha! Nautu ka rin pala ni Marefe. Abay, nakailang 10,000 na siguro siya nung araw na yon sa mga binugaw niya. Sa sandaling yon ay kinabahan na si Chai. Bugaw? Ano pong ibig sabihin ng bugaw? At saka, hindi naman po ganito ang sinabi sa akin ni Ate Marefe. Nasaan po si Madam? Gusto ko muna siyang makausap. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Solong anak lamang si Chai nang umaon niyang mga magulang na sina Marites at Mario. Naunang namatay ang kanyang amang si Mario dahil sa sakit na TB na lumala dahil sa komplikasyon habang ang kanyang ina naman ay may isang buwan pa lamang buhat ng namatay dahil naman sa atake sa puso. Kaya naman ang tanging karamay na lamang niya ngayon ay ang natitirang pamilya ni Chai at ang nag-iisang kapatid niyang kanyang ina na si Tia Carmen. May iniinda rin itong sakit ngayon kaya naman talagang doble-doble ang responsibilidad at dalahin niya ngayon. Chai, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Kaya mo bang mag-isa dun sa Maynila? Tanong ni Tia Carmen sa pamangking si Chai. Tila buo na ngang desisyon nitong si Chai na lumuwas na nga lang muna sa Maynila at makipagsapalaran. Paglalabandera at sales lady lang naman kasing kinabubuhay niya rito kaya talagang walang nangyayari sa bawat sentimo na kanyang sinasahod. Oho, Tia. Wala naman ang mangyayari sa atin dito kung habang buhay lang akong maglalabada at magsisales lady na hindi man makatarungan ng sahod. Hindi naman sa pagrereklamo pero sa katulad po natin na sobrang hikahos na, lalo pat pang matagalang gamutan na po ang kailangan ninyo, dapat ay naghahanap na po talaga ako ng iba pang mas magandang oportunidad. Tia, naniniwala po ako makakaraos din tayo. Pero kailangan ko rin po magsakripisyo para sa ating dalawa. At saka, Tia, magandang trabaho ang inaalok sa akin doon sa Maynila ni Ate Marife. Nagpapahanap daw ng receptionist sa sikat na hotel doon yung mayaman niyang customer sa parlor niya. Tapos, ako kaagad ang naisip niya. Hindi naman daw kailangan ng college graduate doon eh dahil kakilala naman daw si Ate Marife. Magagawan daw ng paraan. At saka maayos ang sweldo, Tia, kaya sigurado makakaipon ako lalo at hindi naman po ako maluho. Paliwanag naman ni Chai. May sakit kasi sa baga ang kanyang Tia Carmen, sabayan pa ng sakit sa puso kaya kinakailangang mapasuri talaga ito sa lalong madaling panahon.
Ngunit dala nga ng kahirapan, ultimo gamot ay hindi nila mabili kaya umaasa lang sila sa mga bigay ng health center sa lugar nila. Bakit ba kasi hindi mo na lang ako hayaang magtrabaho para may katuwang ka? Malakas pa naman ako. Kaya ko pa namang maghanap buhay eh. Mas lalo lang din ako nangihina kapag nandito lang sa loob ng bahay at nakatunganga. Hayaan mo na kasi akong tulungan kita. Chang, hahayaan lang kitang tumulong kapag nakaipon na ako para makapagpadala ako para sa pangnegosyo natin. Magninegosyo na lang tayo, Chang. Maunawaan niyo sana na hindi kayo pwedeng mamasukan o matuyuan man lang ng pawis dahil baka lalong lumala pa ang sitwasyon ninyo. Hindi ko naman ho kayo inuobliga, Chang, at hindi ako nagre-reklamo. Gusto ko ho itong ginagawa ko at nangako rin ako kay nanay na ako nang bahala sa inyo. Koy na po ang tinuring kong pangalawang ina. Kaya, Chang, huwag na ho kayo mag-alala pa dahil anumang pilit ang gawin ninyo ay hindi ko po kayo mapapayagan. Bahagya namang napangiti si Chang Carmen sa sinabing iyon ng kanyang pamangkin. Sa isip niya ay napakaswerte niya kay Chai dahil napalaki siya ng maayos ang kanyang kapatid na Yumao. Nagtagumpay ang mag-asawa sa pagtaguyod kay Chai at pagtuturo ng magandang asal. Kaya naman talagang napakaswerte ni Chang Carmen na magkaroon ng ganitong klaseng pamangkin. Sigurado ka ba, Chai? Basta kapag nahihirapan ka na, huwag mong itatago, ha? Huwag mong kikimkimin. Magsabi ka rin sa akin pag hindi na kaya, ha? Hindi ka hinaan ng pagsuko o paghinto kahit sandali lang. At saka, kailan bang alis mo? Tanong sa kanya ng Chang Carmen. Sa makalawa na ho, Chang, nag-aayos lang ho ako ng ibang mga requirements na hinihingi ho sa akin. Madali lang naman ho at walang bayad. Kaya naman sigurado ho ako matatapos ko rin lahat ng kailangan kong ayusin. Sagot naman ni Chai. Mabuti naman kung ganun, basta kapag may kailangan ka, may cellphone ka naman, tawagan mo na lang ako sa numero ni Dahlia, ha? Mabilis ko lang naman makakausap ang batang yan. At huwag mong kakalimutang magdasal. At pag-ingat doon, ha? Mahal na mahal kita, pamangkin ko. Oho, Chang, nauunawaan ko ho. Basta, ipangako nyo rin sa akin na kapag nasa Maynila na ako, huwag kayong magpapasaway dito, ha? Tatawagin ko lagi si Dahlia para i-check kayo at baka mamaya ay nagpapakapagod ka na dito. Palagi ko kayong ipapamonitor kay Dahlia. Oo na, Chai. Ikaw talaga. O siya, halika na at kumain na tayo para may lakas ka pang mag-ayos mamaya ng mga requirements mo. Sabi nga nila, bukod sa pagmamahal ng isang tunay na ina, ang mga tita o tito ang sumunod na tunay na nagmamahal sa kanilang mga pamangkin na parang isa na rin nilang tunay na anak. At ganito ang pagmamahal ni Chang Carmen kay Chai. Palibhasa ay wala ring asawa at anak si Chang Carmen kaya talagang parang isang tunay na anak niya na ang pamangkin. Kahit naman noon pa, noong nabubuhay pa ang kanyang kapatid na ina ni Chai ay talagang close na ang dalawa. Sunod pa nga ang luho ni Chai kay Carmen noong mga panahong may trabaho pa ito. Kaya naman, ngayon na nagbabalik lamang din ang utang na loob si Chai sa lahat ng kabutihan na nagawa sa kanya ng kanyang Chang Carmen. Nang sumunod na araw, masayang umalis si Chai ng kanilang bahay. Dala-dala mga requirements na ipapasa niya kay Ate Marife. Halos isang araw nga lamang niyang maayos yon para mas mapabilis na rin ang kanyang pagluwas. Kung tutuusin, hindi lang naman siya sa kanilang lugar naghahangad na makaalis sa hirap ng buhay doon. Talagang walang magiging kinabukasan kung doon lamang aasa sa paningilbihan sa ibang pamilya. Kaya halos lahat din ng mga kaedaran ni Chai ay nagtutungo din sa Maynila para doon hanapin ang kanilang swerte at kapalaran. Sa kabilang banda ay sakto namang walang naabutang customer si Chai sa parlor ni Ate Marife at sila lamang ang nandoon. Ate Marife, magandang umaga ho! Masaya at masiglang bati ni Chai kay Ate Marife. Nang makita naman siya ni Ate Marife, kaagad na tumayo ang babae at sinalubong ito. Uy, Chai, mabuti naman pumunta ka dito. Ano, ayos na bang mga requirements mo? Tanong ni Ate Marife kay Chai. Masaya namang inilahad ni Chai ang dala niyang envelope kung saan nakalagay ang kanyang mga requirements sa harap ni Ate Marife. Opo, Ate Marife, kompleto na po yan. May mga photocopy na kopya na rin po dyan ng dalawa kong ID kung sakali na kailanganin. Sagot ni Chai.
Nang abutin niyo ni Ate Marife, sinilip lang niya ng mabilis ang laman ng envelope at saka ipinatong na doon sa may table. Sa sandaling yon ay muling bumaling ang atensyon ni Ate Marife kay Chay. Okay na yun, Chay. Ipapasa ko na lang yun kay Madam mamaya. Dahil sabi niya ay pupunta naman siya dito. At ipapatawag kita mamaya kapag nandito na siya ha, para dito ka na rin niya interviewin. Sabi pa ni Ate Marife. Wala namang mapagsidlan ng galak na nararamdaman ngayon ni Chay dahil sa isip niya ay sa wakas, magbabago na rin ang kapalaran ng buhay niya at ng kanyang Chang Carmen. Talaga po? Nako, medyo kinakabahan po ako Ate Marife pero ayos lang. Ang mahalaga ay magkakatrabaho na ako ng maayos-ayos. Sagot naman ni Chay. Oo nga, at isipin mo na lang din ang Chang Carmen mo. Sa unang buwan ng sahod mo, doon sa pagre-receptionist ay mapapacheck up mo na siya sa mga magagaling na doktor para mabigyan na rin siya ng mabisang gamot. Habang sinasabi iyon ni Ate Marife, hindi naman maiwasan ni Chay ng papangiti dahil ngayon pa lang ay nai-imagine niya ng mga sinasabi ng babae. Dahil kaya naman siya nagsisikap ay para talaga maipagamot ang kanyang tiya sa mas maayos na paggamutan. Dahil noon ay hindi niya nagawa iyon sa kanyang ina dahil medyo batang isip pa rin siya noon, kaya ngayon naman ay babawi siya sa kapatid ng kanyang ina at dito ibubuhos at gagawin ang mga hindi niya nagawa dati. Kaya nga po Ate Marife, para naman po talaga kay Chang Carmen kung bakit ako nagsusumikap. Kahit high school graduate lang po ako, ay naniniwala naman po ako sa sipag at determination ko. At saka, nagpapasalamat din po ako sa inyo dahil kung hindi po dahil sa inyo, eh baka hanggang ngayon ay naglalabada pa rin ako na sideline kung saan-saan. Kaya maraming salamat po talaga Ate Marife ha. Buong pusong sabi ni Chay. Bago pa man nga sila magkaiyakan doon ay sinamantala na rin ni Ate Marife ang pagkakataon para sabihin na rin kay Chay ang kanyang isa pang pakay. Siya nga pala Chay, may gusto rin akong sabihin sa'yo. Panimula ng ginang. Nagtaka naman ang reaksyon ng mukha ni Chay. Ano po yun Ate Marife? Kuryoso niyang tanong. Dahil nabanggit din sa akin ni Madam na ang unang dalawang buwan daw na paninirahan mo doon sa apartment na ipapagamit niya sa'yo ay may bayad na daw. Pero ang mga susunod na buwan, wala na dahil may mga kasama ka na doon. Tila bigla namang nag-alala ang reaksyon ng mukha ni Chay. Iisipin pa nga rin niya kung saan siya mangungutan ng pamasahe at allowance man lang. Tapos ngayon ay may kailangan pa pala siyang paglaanan ng financial. Ganun po ba Ate Marife? Magkano naman daw po kaya yon? Tanong ni Chay. 10,000. 10,000? Hindi nga sinasadyang mapalakas ang boses ni Chay dahil sa laki ng halagang yon para sa kanya. Sa isang araw ay luluwas na siya, kaya paano at saan naman siya makakakuha ng ganung halaga sa loob lamang ng isa o dalawang araw? Biglang nanghina naman ang katawan ni Chay dahil sa ipinalam na iyon ni Ate Marife. Kanina, ang akala niya ay ayos na. Tapos ngayon, ay hindi pa pala. Nako Chay, ang maganda naman dyan, kapag nakapagbigay ka na ng 10,000, sa susunod, wala ka naman ng babayaran. As in, wala na. Maging ang kuryente at tubig ay si Madam na ang bahala. Pagkain na lang ang iintindihan mo. Kaya kung ako sa'yo, magbibigay na ako dahil sa una lang naman ang hirap at sa susunod ay ginhawa na. Sabi pa ni Ate Marife. Bigla namang natahimik si Chay at nag-isip. Gusto naman talaga niya ang trabaho doon. Gusto niya nang makalaya sa kahirapan. At baka mas lalong magsawalat wala ang pangarap nila ng kanilang tiyahin kapag ngayon pa lang ay sumuko na siya. Hindi man niya alam kung saan siya makakahiram ng ganoong kalaking halaga, pero gagawa niya ng paraan. Kailan ko ba pwedeng ibigay Ate Marife? Tanong ni Chay. Kung kaya mo na bukas ng gabi dahil sa isang araw ay aalis ka na, mas mabuti. Basta Chay, ang masasabi ko na lang sa'yo ay huwag kang manghihinayang. Dahil kung ayaw mo naman ay ayos nga lang din sa akin dahil wala naman ako mapapala dyan. Tumutulong lang naman ako. Marami pa rin naman dyan na naghahanap at nangangailangan ng tulong. At pwede kong ibigay sa kanila ang offer. Hindi ho. Hindi ho ako o urong Ate Marife. Tama naman ho kayo. Sa una lang naman ho mahirap at ang mga kasunod ay kinhawa na.
At saka, para rin naman ho ito sa akin, kaya gagawin ko ho ng paraan para makabayad ako kagad sa inyo bukas ng gabi. Sige po, Ate Marife, at ako'y mauuna na at sisimulan ko na magtanong-tanong kung sino bang pwede makahirap ng pera. Ang tanging pinanghahawakan na nga lang talaga ngayon ni Chai ay ang pangako sa kanya ng kanyang Chang Carmen na hindi niya ito bibiguin, kaya naman kahit hindi niya alam kung kanino siya lalapit ng tulong ay gagawin pa rin niya ang lahat para hindi na siya palitan pa sa posisyon. Habang naglalakad pa uwi si Chai ay malalim pa rin ang kanyang iniisip. Wala rin naman siyang balak ipaalam ito sa kanyang Chang Carmen dahil isa pa yung mag-aalala at ayaw naman niyang nag-aalala ang kanyang Chang. Paulit-ulit na nga lang siyang napapabuntong hininga sa pag-iisip kung saan siya makakahiram ng 10,000 piso. Ang naisip niya ay ang dati niyang amo. Ngunit sigurado siyang malaki yung magpatong ng porsyento. Pero dahil no choice na siya, ay nilakasan na rin niya ang kanyang loob. Dahil isang araw lang naman ang palugit na ibinigay sa kanya ni Ate Marife. Tao po! Malakas na tawag ni Chay at kasalukuyan siyang naroon sa labas ng malaking gate ng bahay ng kanyang dating amo. Maya-maya pa ay may nagbukas na ng gate. Oh, Chai, ikaw pala yan. Anong pakay mo? Bungad sa kanya ng kasambahay na dati niyang kasamahan doon. Ate Lerma, andyan kaya si ma'am? May ipapakiusap lang sana ako eh. Malungkot na sagot ni Chai. Ay oo, andito siya. Sakto't kararating lang niya. Halika, pasok ka. Nang makapasok na siya sa bahay ay nadatnan niya kaagad ang dating amo na nakaupo at tila nagpapahinga doon sa may sofa sa living room. Ma'am, andito po si Miss Chai, may nais po yatang sabihin sa inyo. Sabi naman ang kasambahay. Bumaling naman kaagad ang atensyon ng Madam Kai Chai na kasalukuyan nakatayo sa tabi ni Manang Lerma. Oh, Chai, anong sa atin? Halika, maupo ka. Sabi ng ginang. Mabait naman ito at hindi madamot na amo. Nagkataon lang talaga na kailangan umalis noon ni Chai sa paglalabandera dahil sa dati nitong asawa na tila may pagtingin pa sa kanya. Kaya sa halip na lumala pa ang sitwasyon ay si Chai na lamang ang umalis para wala ng problema pa. Magandang hapon ho, Ma'am Lani. Pasensya na ho kayo at nakaistorbo ho yata ako sa pagpapahinga ninyo. Ako ho'y walang-wala na talaga. At wala na rin ho akong maisip na tao na pwede kong lapitan. Paniwala ni Chai at saka umupo na sa may kabilang couch. Iniwan na rin sila doon ni Manang Lerma upang kumuha ng kanilang maiinom. Bakit? May problema ba, Chai? May nangyari ba sa Chang mo? Tanong ni Ma'am Lani nang may pag-aalala. Wala naman ho, pero hindi malaman ni Chai kung paano ba uumpisahan ang kanyang gustong sabihin. Tila nga umuurong na ang kanyang dila. Para nang gusto niya nang umalis pero nandun na rin naman siya kaya wala nang urungan pa. Pero ho, kailangan ko kasi ng pera at wala po akong alam na pwede kong malapitan. Lakas loob niyang sabi. Napakunot naman ang noo ng ginang. Pera? Saan mo naman gagamitin at magkano naman? Tanong pa ng ginang. 10,000 ho? Sagot niya. Hindi na ito ikinagulat ng ginang dahil nagpapaikot naman talaga siya ng pera na porsyentuhan kaya maliit na halaga ito para sa kanya. Pero dahil si Chai ang nangihiram ngayon at wala naman siyang alam na pagkukuhanan ng dalaga ng pambayad ay bigla siyang napaisip. 10,000? Saan mo naman gagamitin? Tanong ng ginang. May trabaho na po kasi ako sa Maynila at isa sa isang araw ho ay luluwas na ako. Pinasok ko ako ng trabaho ni Ate Marife sa may-ari ng hotel doon sa Maynila bilang receptionist. Kaya kailangan ko raw ho munang magbigay ng paunang bayad sa bahay na titirhan ko. Pero sa susunod naman daw ho ay wala nang babayaran maging ang kuryente at tubig dahil may mga makakasama na ako. At kailangan ko na pong maibigay ng bukas ng gabi. Eh baka pong mapapahiram ninyo ako, Ma'am Lani. Ibabalik ko rin ho agad sa unang sahod ko. Sigurado naman ho ang aking trabaho dahil ako na lamang hong hinihintay. Sandali namang napaisip si Ma'am Lani. Hindi mo masyadong malaki ang halaga ng 10,000? Tanong niya. Eh naipaliwanag naman na po sa akin kanina ng maayos ni Ate Marife. At para ho sa kanya ay maliit na raw ho yan kumpara sa aking magiging sahod. Sagot naman ni Chai.
Tumango na lamang ang ginang kahit na may kaunting pagdududa sa kanyang puso. Alam ba ito na tiyahin mo? Alam niya kung magkakatrabaho na ako, pero yung 10,000 na aking babayaran ay hindi niya alam. Maging ito pong paglapit ko sa inyo ay hindi niya po alam. Ayaw ko na ho kasing makadagdag pa ito sa kanyang isipin. Kailangan ko lang ho kasi ang trabahong yon para maipaggamot ko si Chang Carmen sa mas magaling na doktor. At kapag hindi ako nakapagbayad bukas, ay posibleng ibigay na nila sa ibang posisyon. At yun ho ang ayaw ko mangyari. Magsasawalat wala ho yung mga magandang oportunidad na binigay nila sa akin, kaya ayaw ko hong baliwalain. Huwag ko kayong mag-alala, Ma'am Lani. Ibabalik ko ho ito kaagad sa unang sahod ko. Start na naman po ako ng trabaho sa isang araw, kaya natakbo na nun ang sweldo ko. Kahit naman hindi magmakaawa si Chai ay sadya namang pahihiramin siya ng ginang. Napapaisip lang kasi siya sa babayaran nito, ngunit dahil sa mga bibig na rin naman ni Chai nagmula na naipaliwanag na sa kanya lahat ni Ate Marife, ay ayos na rin sa kanya. Oh, siya, sige. 15,000 ang ipapahiram ko sa'yo, sabi ng ginang. Namilog naman ang mga mata ni Chai dahil 10,000 lang naman ang kanyang hinihiram. Pero nilabisan pa nito ng 5. Ah, Ma'am Lani, 10,000 lang ho yung hinihiram ko. Oo, pero may magagamit ka na bang pera sa Maynila? Pamasahe mo, allowance mo. Chai, hindi basta-basta ang Maynila. Napakalawak nun, at isang galaw mo lang ay may presyo. Kung makakasahod ka na naman sa 15, ay kakasya na naman siguro ang 5,000 para sa pagkain mo. At itong 10,000 ay hindi ko natutubuan. Basta ibalik mo na lang kapag nakaluwag-luwag ka na, ha? Unahin mo muna ang Chang Carmen mo sa unang sahod mo, okay? Mag-iingat ka doon dahil marami doon masamang mga isip at intensyon. Galingan mo sa trabaho mo. At huwag kang basta-basta sasama kung kani-kanino doon. Laganap doon ang mga mandaraya at manuloko. Sabi pa ng ginang at saka kinuha ang kanyang bag at kinuha mula sa loob noon ang pera. Oh, eto Chai. Ibayad mo na kaagad para hindi na sila magdalawang isip pa sa'yo. Ingatan mo din ang sarili mo. Maluhaluhan namang tinanggap ni Chai ang pera na inabot sa kanya ng ginang. Abot-abot ang kanyang pasasalamat dito dahil hindi na siya nahirapan pa na makahiram ng pera. Ngayon ay isa na lamang ang pakiusap ni Chai. Ma'am Lani, sana po hindi na po ito makarating kay Chang Carmen dahil sigurado ako mag-aalala pa yon at makakadagdag pa sa kanyang isipin. Pangako ho, ibabalik ko ho ito kaagad. Maraming salamat po, Ma'am Lani. Naiiyak naman na pasalamat ni Chai. Sa isang iglap ay lumuwag na rin ang kanyang pakiramdam nang makalabas siya ng bahay ni Ma'am Lani. Wala na rin mapagsidla ng kanyang galak dahil sa wakas ay makakabayad na rin siya at wala na talaga itong urungan. Kinaumagahan din noon, katulad ng napag-usapan, hindi pa man sumasapit ang gabi ay naibigay na rin ni Chai ang 10,000 kay Ate Marife. Nagniningning naman ang mga mata nito na tinanggap ang pera. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko ito kaagad kay Madam. Good luck sa'yo, Chai, ha? Tuloy-tuloy na ang pag-alis mo bukas, galingan mo, ha? Sabi pa ni Ate Marife. Hindi na rin nagtagal doon si Chai at umalis na rin dahil mag-iimpake pa siya ng kanyang mga gamit. Hindi na rin naman maghahanap pa si Chai doon sa Maynila dahil pagbaba niya sa may terminal ay aabangan na kaagad siya ng tauhan ng madam para sunduin siya papunta sa lugar na kanyang pagtatrabahuhan. Halos hindi na nga siya makatulog sa sobrang kapanibikan. Pero sa kabilang banda ay hindi rin nawawalang kaba sa kanyang puso dahil first time pa lang niyang makakarating ng Maynila. At ito rin ang unang pagkakataon na mawalay siya sa kanyang Chang Carmen. Chai, mag-iingat ka doon, ha? Ingatan mo ang sarili mo at huwag titipirin. Huwag mo kong iisipin ang iisipin dito. Kapag may nagustuhan ka, bilhin mo na kaagad. Huwag ka nang mag-alinlangan dahil lang sa akin. Naluluhang sabi ni Chang Carmen kay Chai. Hinawakan naman siya ng dalaga sa kanyang mga kamay. Oho, Chang, huwag din ho kayo mag-alala sa akin. Mapapanatag din ho ako kapag susundin niyo lahat ng mga bilin ko. Kayang-kaya ko na ho ang sarili ko. At sa unang sahod ko ay ibibili ko kaagad kayo ng magandang blusa.
Yung bulaklakin, hindi ba yun ang gusto ninyo? Ibibili ko kayo noon. Nako, ikaw talaga. Baka mas spoiled na ako sa'yo niyan. Pabirong sabi pa ng ginang. Chang, wala akong problema sa akin. Mas gusto ko nga ho yun na maibigay sa inyong mga bagay na hindi ko na ibigay kay nanay nung nabubuhay pa siya. Bahagya namang lumungkot ang itsura ni Chai. Maya-maya pa ay bigla namang may naalala si Chang Carmen. Ay, mabutit na banggit mo yan. May ibibigay pala ako sa'yo, sandali lang at kukunin ko. Napakunot naman ang noon ni Chai sa pagtataka kung ano kaya itong ibibigay ng kanyang tiyahin. Ilang sandali pa ay bumalik ng muli si Chang Carmen, dala-dala ang isang kwentas. Heto Chai, tanggapin mo to. Simple lang ang kwentas na yan at walang halaga na pera. Pero napakahalaga niyan para sa nanay mo, para kay ate. Ibinigay pa yan sa kanya ng isang espesyal na tao sa buhay niya bago pa man niya makilala ang iyong ama. Ipinatago niya yan sa akin. At ibigay ko daw sa iyo kapag maiingatan mo na ito. Ngayon nga lamang sumagi sa isip ko at mabuti na lang at naalala ko. Eto, sandali at isusuot ko sa iyo. Tumalikod sandali si Chai at saka hinawi ang buhok para mas maayos maisuot sa kanyang leeg ni Chang Carmen ang kwentas na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Iingatan ko pa ito, Chang. Sabi naman ni Chai habang nakatingin sa kwentas na iyon na may bilog na nakakahawig ng isang piso ang disenyo habang hinahaplos-haplos iyon. O siya, sige na. At baka mahuli ka pa sa biyahe. Mag-iingat ka, ha? Tatawag ka kaagad kapag nandun ka na. Opo, Chang. Salamat po, mauna na po ako. At tuluyan na rin nakaalis si Chai. Nung makasakay na siya ng bus ay kaagad na rin naman iyong umalis. Habang nasa biyahe ay maraming naglalaro sa isipan ni Chai. Nagahalo ang kaba at excitement. Hindi niya mawari ang kanyang nararamdaman. Aminado siyang may takot sa puso niya pero kailangan niyang tatagan ang kanyang loob. Lalo pa na ito ang unang pagkakataon na mapapalayo siya kay Chang Carmen. Kaya hindi niya mapigilan ang mapaluha. Nagmistula nga siyang isang nursery na iniwan ng magulang sa kanyang guro ang pakiramdam ngayon ni Chai. Tumatanda na rin kasi ang kanyang Chang kaya naman gagawin niyang lahat para mabigyan naman ito ng maginhawa at magandang buhay. Kahit pa ilang beses siyang magsakripisyo ay ayos lang. Basta maggarantiyahan lamang ang inaasahang magandang simula para sa kanila ng kanyang Chang Carmen. Matagal din ang kanyang naging biyahe na halos inabot din ng 7 oras. Nakarating na rin siya sa terminal ng ligtas at walang naging aberya. Takot din kasi siya sa malayo ang biyahe, kaya naman mula nung umalis hanggang sa makarating sa kanyang destinasyon ay panay pa rin ang kanyang dasal. Hindi na nga rin siya naghanap pa ng matagal dahil nakita na siya kaagad ng tauhan ni Madam na susundo sa kanya. Ikaw ba si Chai? Tanong ng babae na may kasamang lalaki. Tumango naman kaagad si Chai. Opo, opo, ako nga po. Kayo po bang mga tauhan ni Madam? Excited na tanong naman ni Chai. Oo, kami nga. Halika na at nandun ang sasakyan. Kinuha na rin ng lalaki ang maleta ni Chai at nagtungo na sila doon sa sasakyan. Namangha pa nga si Chai sa laki ng kamay nilaan. Pero sa loob-loob niya ay wala pa rin makakapare sa sariwa at tahimik na pamumuhay doon sa kanilang bukirin na walang usok at ingay ng sasakyan na maririnig o malalanghap. Pagkasakay na pagkasakay ni Chai ay kagad itong nagtanong sa dalawa. Ma'am? Sir? Pwede po ba akong magtanong? Nauutal niyang tanong. Nahihiya pa nga siya dahil mukhang seryoso ang dalawa. Ano yon? Ang babae ang tumugon. Doon din po ba kayo nagtatrabaho sa presyosong hotel ni Madam? Tanong niya. Nagkatinginan naman ang dalawa at hindi na malaman kung matatawa ba o ano dahil sa nangungusap nilang mga mata. Yun lamang na isagot ng babae. Ngumiti na lang si Chai at hindi na nagtanong pang muli dahil mukhang ayaw naman nila ng matanong. Ibinaling na lang ni Chai ang atensyon sa labas ng bintana at pinanood na lamang ang mga nalalampasang matataas na mga gusali. Napapahanga pa rin nga siya dahil sa telebisyon niya lamang ito malimit na makita. Napatingin siya sa mga taong nagtatawiran. May mga nagmamadali, meron namang tila naghihintay pa ng masasakyan.
Lahat ay trabaho ang nasa isip at pinagkakaabalahan. Lahat ay nagsasakripisyo para sa kani-kanilang pamilya. Sa isip niya, mga taga-probinsya din ba ang mga ito? O mga taga-Maynila na talaga? Matagal na ba sila sa Maynila? E paano nila nalalabanan ng lungkot? Ilang mga katanungang naglalaro sa isipan ni Chay. Dahil sa lalim ng pag-iisip, ay hindi niya na namalayang nandoon na pala sila sa hotel. Baba na, andito na tayo. Utos ng babae. Nakatanga pa rin si Chay sa lugar na kanilang pinuntahan. Napakunot naman ang kanyang noo dahil malayo yon sa kanyang inaasahan. Buong akala niya ay nakalagay ang hotel na yon sa magandang bahagi ng Maynila. Pero ang lugar na kinaroroonan nila ngayon ay tila talipapa lamang at wala siyang nakikita ang mga tao na mga elegante at formal. Hoy! Bababa ka ba o tutunga-nga ka lang dyan? Bulala sa kanya ng babae na tila lumalabas na ang tunay na kulay. Opo, bababa na po. Nauutal niyang sabi tsaka bumaba na sa sasakyan. Dito na po ba yung hotel na pagtatrabahuhan ko? Tanong niya. Nagugulahan pa nga rin siya sa kanyang nakikita. Pero sa loob-loob niya ay baka naman maganda ang loob nito at mali lamang iniisip niya. Nauna nang pumasok ang lalaki at babae sa isang gusali na may nakasulat sa harap na massage and spa. Maliit lamang iyon at hindi naman mukhang hotel. Hindi na lamang siya nagtanong pa at sumunod na lamang sa dalawa papasok ng gusaling iyon. Etong magiging kwarto mo, sabi ng babae na makarating sila sa ikalawang palapag. Maliit lamang ang kwartong yon at apat silang babae ang titigil doon. Bigla siya nagtaka dahil sa 10,000 binayaran niya. Ate, sandali lang po. Ano ba yon? Ang dami mong arte ah. Ano sa kanya ng babae? Itatanong ko lang po sana kung eto na po ba yung 10,000 na binayaran ko kay Ate Marife na titirhan ko? Lakas loob niyang tanong. Napangisi naman ang babae. Nauto ka rin pala ni Marife, ha? Abay, nakailang 10,000 na siguro siya nung araw na yan sa mga binugaw niya. Sa sandaling yon ay kinabahan na nga si Chay. Bugaw? Ano pong ibig niyong sabihin bugaw? At saka hindi po ganito ang sinabi sa akin ni Ate Marife. Nasaan no si Madam? Gusto ko muna siya makausap. Nagugulo ang sabi ni Chay. Bumilis na nga ang tibok ng puso ni Chay. Nanginginig na rin ang kanyang mga tuhod at nanlalamig ang kanyang mga kamay. Nanginginig na rin ang mga mata ni Chay dahil sa mga luhang unti-unti nang namumuo rito. Sa kabilang banda ay nagtawanan lamang ang mga babae at lalaki. Boba! Hindi totoo yung madam! Magaling lang talagang mautuyang si Marife kaya nga siyang top bugaw namin ngayon eh. Marami raw kasing utu-utu sa inyo pero magaganda. At isa ka na doon. Isa pa eh, huwag ka na mag-inerte dahil alam ko namang kapag nasanay ka sa kalakaran dito, eh baka ikaw pa nga mag-demand ng customer. Marami na kaming pokpok na yumaman dito kaya huwag ka na magreklamo. Aba, sa hirap ng buhay ngayon, dapat nga wala ka ng kaarte-arte sa katawan. Dapat ay tanggap lang ng tanggap ng oportunidad. Kaya magpahinga ka na dyan kasama nila at maya-maya ibibriefing ko na kayo. Napatingin si Chay sa tatlong babae na makakasama niya sa silid na iyon at nakikita na rin niya sa mga mata ng mga babaeng iyon ang kaba at takot na nararamdaman niya ngayon. Hindi na rin siya nakaimik pa dahil masama na rin ang tingin sa kanya ng lalaki kaya natakot siya na baka saktan siya nito. Bago rin ba kayo rito? Niloko din ba kayo at pinangakuan? Naluluhang tanong ni Chay. Sabay-sabay namang tumango ang mga babae. At isa pa nga doon ay tila bago pa lang na nagdadalaga dahil mukha pa talaga itong bata. Pare-pareho tayong naloko at sa tingin ko hindi na tayo makakatakas kaya gawin na lang natin ang ipapagawa nila. Sabi naman ng isang babae. Oo nga. At saka wala rin naman akong uuwian dahil tinakol na rin ako ng pamilya ko. Kaya para saan pa ang buhay ko? Dito na lang ako. Sabi naman ng isa. Ang sabi nila, masahista raw tayo dito. Pero may inside job. Inside job? Ano yun? Kuryosong tanong ni Chay. Pagkatapos natin sila masahihin, ay ang sunod naman nating iaalok.
ay ang ating katawan, sagot ng babae. Katawan? Ang ibig mo bang sabihin ay magbebenta tayo ng katawan para lang mga bayarang babae? Ganun ba yun? Paninigurado niyang tanong sa mga ito. Oo, ganun na nga. Tila na blanco naman ang utak ni Chai sa mga oras na yon at lalo siyang nakaramdam ng takot. Muli siyang tumingin sa kanyang mga kasama at parang ang mga ito ay gusto na lamang nga na nandun kesa bumalik pa sa dati nilang buhay na puro lang din hirap. Pero hindi dapat siya gumaya sa mga ito. Marangal siyang babae at hindi niya hahayaang masira lamang iyon nang dahil lamang sa matinding pangangailangan at hirap ng buhay. Sinubukan din niyang kuhanin ang cellphone niya sa kanyang bag ngunit wala na ito doon. Maging ang kanyang pera ay nawala na rin. At ang hinala niya ay kinuha na ito ng lalaki at ng babae. Sa pagkakataong yon ay kinailangan na ni Chai na gumawa ng paraan para makatakas sa mga masasamang loob na iyon. Saan ka pupunta? Tanong ng isa niyang kasama. Tatakas! Hindi ko kayang ipapagawa nila. Oo, mahirap lang kami. Pero hindi ko kayang ibenta ang dangal ko para lang sa pera. Ang buong akala ko ay marangal na trabaho ang pinunta ko rito pero ganito palang dadatnan ko. Eh, hindi ako sa nanguhusga ha, pero may mga tao pang umaasa sa akin. At ayoko masirang tiwala niya sa akin nang dahil lamang sa mga maling desisyon ko. Nasa sa inyo na yon kung sasama kayo sa akin. Pero ako, desidido na ako. Walang tumugon sa kanyang mga kasamahan at yumuko na lang. Kaya batid na ni Chai ang sagot ng mga ito na mas pinipili nilang manatili doon kesa umalis. Kinagabihan nang matapos silang magkapunan ay saktong wala doon ang lalaki at babae na nagsama sa kanya doon kanina. Kaya sinamantala ni Chai na bukas ang main door ng gusali. May lalaki na kamasi doon sa may gilid at naninigurilyo at iyon ang kailangan niyang takasan. Matalim siya nakatitig sa may pintuan. Kailangan niyang pakalmahin ang kanyang isip para maisagawa niya ng maayos ang kanyang plano. Lumapit naman sa kanya ang kanyang kasama at saka bumulong. Bilisan mo bago pa sila dumating. Mag-iingat ka. Sabay talikod at bumalik na sa kwarto. Habol na ngang hininga ni Chai sa kaba. Gustong-gusto niya nang gumalaw pero parang na-stuck ang paa niya sa kinatatayuan niya. Pero kung mananatili pa siya roon ng ilan pang segundo, ay maaaring hindi na siya makakakuha pa ng pagkakataon para tumakas. Huminga muna siya ng malalim at saka marahan na inihakbang ang kanyang paa at saka kumaripas na ng takbo palabas ang gusali. Nakita naman kaagad siya ng lalaki kaya naman hinabol siya nito. Na hindi na nga tumingin sa kaliwat kanan si Chai bagkos ay dire-diretso lang ang tingin at mas binilisan pang pagtakbo. Ang nasa isip na lang ngayon ni Chai ay kailangan niyang makatakas at makalayo. Hindi naman niya alam kung saan siya mapapadpad ngayon. Ang mahalaga ay hindi siya maabutan ng lalaking yon na humahabol sa kanya. Halos ilang minuto rin ang itinagal ng habulang yon at saka tuluyan ang naglaho si Chai sa landas ng lalaking humahabol sa kanya. Bumagal na ang kanyang takbo na mapansin niya na nawala ng lalaki. Tumigil muna siya sandali sa may malapit na tindahan at saka hingal na umupo doon sa may sementong upuan. Wala na siyang kahit na ano ngayon. Ni Sentimo ay wala siyang naitakas. Ni hindi nga niya alam ang numero ni Dalia kaya hindi niya na ito matawagan para balitaan ang kanyang tiyahin at sigurado siyang nag-aalala na ang mga ito sa kanya. Ngunit kung ipapaalam naman niya ay baka lalo lamang itong mag-alala sa kanya. Kaya naman minabuti na lamang niya na sarilin na lamang ang mga nangyayari sa kanya. Ale, baka ho pwedeng makainom ng tubig, parang awa niyo na ho. Pakiusap ni Chai sa tindera. May dalawa pang alang nandoon na tila magkakwentuhan bago siya dumating. Pinagtinginan siya ng mga ito na masama mula ulo hanggang paa na animoy may malaki siyang naging kasalanan. Nako, wala nang libre ngayon iha. 10 piso lang naman ng tubig, bilhin mo na, sabi ng tindera. Nako, sa tingin ko ang batang to ay naglayas o nag-asawa ng maaga kaya ganyan ang itsura. Oo nga, mga bata talaga ngayon, mga pariwara na, bulungan ng mga ale. Pero hindi naman iyon nakalampas sa pandinig ni Chai. Lumunok na lamang siya at binaliwala na lamang ang mga narinig at saka umalis na lamang.
Sa isip niya ay mas tama nga si Ma'am Lani niya na hindi lahat ng tao rito sa Maynila ay mapagkakatiwalaan o may mabubuting puso. Nahusgahan siya kaagad ng mga alin na yon kahit na hindi naman talaga nila alam ang tunay na nangyari. Nagpatuloy na lang siya sa paglalakad kahit hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Na hindi pa nga siya kumakain at tinitiis na lamang ang gutom. Akala niya ay nasa Maynila ang kanyang swerte. Akala niya ay magandang oportunidad na naghihintay sa kanya, ngunit doon pala siya nagkakamali. Malaki ngayon ang kanyang pagsisisi dahil naniwala siya kay Ate Marefe. Nagkautang tuloy siya ng pera at utang na loob kay Ma'am Lani. Pero sa wala lang din naman pala napunta. Naiiyak na nga lang siya sa nangyayari ngayon sa buhay niya. Wala na siyang ibang pinangahawakan ngayon kundi ang kanyang pangako sa kanyang Tiyang Carmen. Mas kailangan niyang lakasan ang kanyang loob ngayon dahil kung magpapatalo siya sa mga nangyayari sa kanya, ay baka lalo niyang hindi na muling makasama pa ang kanyang Tiyang Carmen. Sa lawak ng kamay nilaan ay sa harap ng simbahan na padpad si Chay. Ilang araw na rin siyang nagpagala-gala at napilitan na rin mamalimos para may pantawid gutom. Nang nasa harap na siya ng simbahan ay bigla na lamang siyang napaluha. Awang-awa siya sa kanyang sarili. Miss na miss na rin kasi ni Chay ang kanyang lola, kaya halo-halo na rin ang kanyang nararamdaman. Diyos ko, hindi ko na ho alam kung anong dapat kong gawin. Hindi ko na ho alam kung anong kahahantungan ko. Ingatan niyo ho lagi ang aking Tiyang at huwag niyo ho siyang pababayaan, Diyos ko. Sa inyo ko na ho pinapaubaya ang lahat, maging ang buhay ko. Kayo na pong bahala sa akin, Diyos ko. Kahit maraming tao ay hindi pa rin nagpapigil ang mga luha ni Chay na pumatak. Bigat na ang kanyang nararamdaman at hindi naman na alam kung ano ang gagawin. Minsan ay gusto niya nang sumuko at mawalan ng pag-asa. Pero ang iniisip na lang niya, kapag sumuko siya, ay paano na lang ang kanyang tiyahin na sa kanya lang umaasa. Hindi rin naman kasi makahingi ng tulong sa ibang tao maging sa mga pulis dahil nawalan na rin siya ng tiwala sa mga taong hindi niya kilala. Pakiramdam niya ay sasaktan lang siya ng mga ito kaya naging mailap na rin siya. Hindi rin naman kasi maitatanggi na maganda nga itong si Chay na may Mexican beauty kahit madungis pa ay napapalingon pa rin sa kanya ang iba. Ate, baka pwede po makahingi ako ng barya? Para niyo na pong awa o. Hinang-hina at wala nang lakas na pakiusap ni Chay sa aling nag-aabang ng jeep. Inabutan naman siya ng alin ng barya ngunit hindi pa rin naman ito sasapat para sa pamasahe sana niya pabalik ng kanyang probinsya. Napapaluha na nga lang si Chay sa nangyayari sa kanya ngayon. Hindi niya akalaing mangyayari ito sa kanya. Iba ang mga nangyayari sa kanyang inaasahan. Lahat ng trabaho ay sinubukan niya ng pasukin ngunit wala talagang tumatanggap sa kanya. Nawawalan na siya ng pag-asa na muli siya makakabangon sa buhay dahil sa nangyaring kamalasan sa kanya nang makatuntong siya ng Maynila. Ginabi na nga sila Chay sa panlilimos dahil ito na lamang talaga ang alam niyang gawin ngayon dahil sa lawak na Maynila at nagkalat ang masasamang tao ay wala na talaga siyang ibang mapagkakatiwalaan maliban sa kanyang sarili. Umupo muna siya saglit sa may shed sa may tabing kalsada at doon muna planong magpalipas ng gabi. Kung saan-saan naman kasi siya abutin dahil wala naman talaga siyang permanenteng tirahan. Sa kanyang paghihintay ay nakatanaw lamang siya doon sa may harap ng 7-Eleven. Pinagmamasan niya ang mga batang naglalaro doon na pawang mga bata ring palaboy. Hanggang sa ang larong yon ay maging away. Ibigay mo na sa amin ang napalimusan mo, kung hindi bubugbugin ka namin. Matapang na sabi ng isang batang lalaki na pinakamalaki sa kanila. Napakunot naman ang noon ni Chay dahil tila ang pinagtutulungan ng mga ito ay isang batang lalaki na pinakamaliit naman sa kanila. At kung hindi siya nagkakamali, ay pera ang pinagtatalunan ng mga ito. Nanatili muna siyang mag-obserba bago niya puntahan ang mga batang yon. Pambili ko na nga ito ng tinapay eh, maawa naman kayo sa akin. Pagmamakaawa ng bata na kasalukuyan ang umiiyak. Sa halip nga na makinig sa kanyang mga bata at maawa ay kinelyuhan pa nila ang batang kawawa doon. Aba, kailan ka pa natutong mga tuwiran sa amin, ha? Wala nang angal-angal pa. Ibigay mo na sa amin yung pera at nagugutom na kami.
mayabang na sabi ng bata. Sa pagkakataong yon, ang akmang sasaktan ng mga sutil na bata ang kawawang batang paslit ay tumayo na si Chai at saka nilapitan ng mga bata. Hoy! Hoy! Ano yung ginagawa ninyo? Pinagtutulungan niyo ba siya? Hindi niyo ba nakikita ang liit-liit niya kumpara sa inyo? Nakulubayan niyo siya ha? Umalis na kayo. Kibabata niyo, puro kayo mga barumbado. Nang sitayan sila ni Chaya ay kumaripas na rin ng takbo ang mga batang iyon papalayo sa kanila. Nang nakalayo-layo na ang mga iyon ay saka naman nilapitan ni Chaya ang batang maliit na umiiyak. Huwag ka nang umiiyak, Toy. Umalis na sila at sinisigurado ko sa'yo na hindi ka na nila gagambalain. Panigurado naman ni Chai sa bata. Umangat naman ang tingin ng bata sa kanya na punong-puno pa rin ng luha ang mga mata. Talaga po? Hindi na po sila babalik? Sisinok-sinok pa na tanong ng bata. Lumuhad naman si Chai para mapantayan niya ang bata at saka ngumiti. Oo, hindi na sila babalik. Pangako. Kaya sige na, umuwi ka na at bumalik ka na sa inyo. Matapos magpasalamat ng bata ay umalis na rin ang bata sa lugar na iyon. Ay, mga bata talaga. At ito na lamang ang nasabi ni Chai at saka bumalik na sa my shed. Saktong pagkabalik nga niya ay bigla namang dating ng dalawang lalaki na nakasuot ng business suit ng pure black na parang mga malamen in black ang dating. Magandang gabi, miss. Maginoong bungad ang dalawa kay Chai. Nakaramdam naman si Chai ng takot at kaba dahil sa dalawang lalaking iyon. Sa isip niya kasi ay baka tauhan ito noong papasukan niya sa anang spa. Sinubukan niyang mukaan ang dalawa ngunit hindi ito pamilyar sa kanya. Magandang gabi din ho. Ano hong kailangan niyo sa akin? Sino ho kayo? Tumayo nga rin siya tsaka nauutal na nagtanong. Huwag ho kayo matakot, hindi ho kami masamang tao. May gusto lamang na kumausap sa inyo. At naroon siya sa loob ng itim na sasakyan. Kung mamarapatin niyo po, maaari niyo po bang paunlakan ang aming paanyaya? Magalang at maginoong sabi ng lalaki. Napakunot naman ang noon ni Chai at saka sinundan ng tingin ang tinutukoy ng dalawa na itim na sasakyan. Sa loob niya ay labis ang kanyang kaba ngunit sa tono naman ng pananalita ng dalawa ay mukha namang mabait ang mga ito. At isa pa ay namataan din niya kanina yung mga humahabol sa kanya na anumang oras ay posible na siyang makita ng mga ito. Kaya naman para hindi na siya mapaisip pa kung ano-ano ay pinagbigyan niya ng mga ito. Pasok po kayo, miss. Utos ng lalaki at saka pinagbuksan ito ng pinto. Kabadong sumunod naman kaagad si Chaya pumasok na sa loob ng sasakyan. Bumungad naman sa kanya ang isang lalaki na nakasuot naman ng tuxedo. Sa isip na Chai ay ito marahil ang boss ng dalawa at yung mga lalaking kausap niya kanina ay mga bodyguards na to. Hi! Bungad ng lalaki. Napatango naman si Chai at saka tinignan ang mukha ng lalaki yon. Hi po! Ano po ang kailangan niya sa akin? Tanong niya. Huminga muna ng malalim ang lalaki bago sumagot. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kaninang umaga pa kita sinusundan at minamasdan. Palaboy ka na, tama? Oo, ngayon lang kasi ako rito sa Maynila. Okay lang yon. You have all the qualities na kailangan ko. Ibibigay ko lahat ng hihilingin mo. Basta? Sandaling natigilan ng lalaki at saka dinugtungan naman ni Chai. Basta ano ho? Basta pumayag kang maging fake girlfriend ko. A fake girlfriend? Nanlaki naman ang mga mata ni Chai sa sinabi ng lalaking yon na nagngangalang King. Anak lang naman siya ng mga bilyonaryong nagmamay-ari ng mga insurance company sa bansa. Naroon si King para sa kanyang pakay at si Chai ang naiisip niyang paraan para makatulong sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nagugulang tanong ni Chai. I'll explain it to you later. Linisin muna natin ang katawan mo, sabi ni King. Bigla namang napaamoy si Chai sa kanyang katawan at oo, iba na nga ang amoy niya. Yun ba namang ilang araw na siyang nasa lansangan na walang ligo at pag-ala-gala kaya talagang mangangamoy siya. Nakaramdam naman siya ng hiya dahil tila naaasiwang ang gwapong lalaking yon sa kanyang amoy kaya naman sumang-ayon na lamang siya rito.
Wala naman siyang ideya kung saan siya nito dadalhin, kaya hindi na siya nag-alangan pa na sumama dahil kung mananatili siya sa lansangan na yon, posibleng makita siyang muli doon ng mga lalaking humahabal sa kanya. At pakiramdam naman niya ay mabuti naman ang intensyon ng lalaking yon, kaya naman nilakasan na lang niya ang kanyang loob na sumama rito kesa magpagala-gala pa sa lansangan na walang kasiguraduhan. Bahay mo to? Namamanghang tanong ni Chai sa lalaki. Naiwan na rin sa sasakyan ng mga bodyguards tapos sinalubong naman sila ng ilang mga katulong. Oo, sagot naman ni King at saka umupo na sa mahabang sofa na nasa living room. Manang, pakisamahan mo nga siya sa banyo para makapaglinis siya ng kanyang katawan. Ipaghanda niyo na rin siya ng magandang damit at ayusan niyo siya ng mabuti. Make her look neat and gorgeous, okay? Napatunga nga na lang si Chai dahil sa mga sinabi ng lalaking yon. Paulit-ulit pa nga niyang tinapik ang kanyang pisngi para lamang masiguradong totoo ang nangyayaring yon at hindi isang panaginip lamang. Hinila-hila na rin si Chai ng mga katulong at wala nang pinalampas na oras. Kahit nga ang CR ng bahay na yon ay sobrang laki. Mas malaki pa nga ito kaysa sa bahay nila sa probinsya. Maging mga gamit pampaligo ay talaga namang lahat ay may halaga. Hinayaan lamang siya ng mga katulong na makaligo at doon na lamang sila naghintay sa labas. Dahil sobrang na-miss ni Chai ang maligo ay halos abuti na siya ng isang oras at mahigit doon sa loob. Napabalikwas naman si Chai nang madatnan pa rin niya ang mga katulong na nakatayo pa rin doon sa may harap ng pintuan ng banyo. Nandyan pa po pala kayo? Gulat niyang tanong. Nginitian lamang siya ng mga ito at saka isinama na doon sa may dressing room. Sa silid na iyon naman matatagpuan ang iba't ibang klase ng mga damit at mga sapatos. Maging ang mga limited edition ng mga branded bags ay nandoon. Sa tanang buhay niya ay ngayon lamang siya nakakita ng mga ganito sa personal. Gusto niya nga sanang hawakan isa-isang mga ito pero sa isip niya ay siguradong may nagmamay-ari na ng mga ito at sigurado siyang hindi si King iyon. Maupo na kayo rito, miss. Si Miss Kate na pong bahalang mag-ayos sa inyo, sabi ng isang katulong. Sakto naman ang pagpasok doon ng isang magandang babae na may pink na buhok at sa isip niya ay ito na marahal si Kate na tinutukoy ng katulong. Sige miss, maupo na kayo at ako na pong bahalang magpaganda sa inyo. Although hindi na rin naman sana kailangan yon dahil natural na maganda ka na talaga. Pero ang utos ni Sir King ay mas gawin ka pang mamahalin at elegante na pwedeng iharap sa mga bilyonaryong kaibigan niya, sabi naman ni Kate. Gulong-gulo pa nga rin si Chai, ngunit sa pagkakataong ito ay go with the flow na lamang talaga siya. Hindi naman nahirapan si Kate sa pag-aayos kay Chai dahil nga likas na maganda itong dalaga. Kahit morena ay malakas talaga ang karisma, kaya walang duda na marami rin ang huhumaling sa kanya ng mga kalalakihan. Ilang oras din ang itinagal noon nang matapos na sila. At dahil morena ang kulay ay mas pinili ni Kate ang pastel na pink na nagkikintaban na dress. May manipis itong sleeve at mas mababa ang nasa bahaging dibdib, dahilan para mas mapansin ang kanyang cleavage. Palibasa nga ay beren pa at hindi pa nagkakanobyo, kaya naman napakasariwa at ganda pa rin ang katawan nito. Updo hairstyle nga ang ayos ng buhok nito na medyo messy, kaya lutang na lutang ang ganda ng kanyang balikat. Mababa rin ang pagka-backless na talaga namang kakahumalingan kung sino man ang makakatingin dito. Kahit matangkad na ay may heels pa rin ang pinasuot ni Kate para mas mangibabaw ang kanyang long legs sa tangking kagandahan na parang pambato sa mga patimpalak ng mga pagandahan. Habang nakatitig sa salamin at minamasdan ang kanyang refleksyon, tila hindi naman nakikilala ni Chai ang kanyang sarili. Napakalayo sa kanyang sarili. Ilang oras lamang nakakalipas. Napakalaki ng kanyang ipinagbago at hindi niya akalaing maigaganda pa pala siya. Napahawak pa nga siya sa kanyang mukha at marahang hinaplos ito. Ako ba talaga to? Bakit parang nalilito ako sa mismong sarili ko? Ako ba talaga to? Naiiyak na sabi ni Chai sa kanyang sarili. Sa dami ng kanyang naging problema ay halos mawala na siya ng pag-asa. Ngayon, ang gusto na lamang malaman ni Chai ay ang tunay na intensyon sa kanya ni King at bakit ito biglang naging interesada sa kanya.
Samantala ay naroon naman sa beranda si King at kasalukuyang umiinom ng wine habang matiyagang hinihintay ang pagdating ni Chai. Umaga pa nga lang ay problemado na ito dahil sa kanyang asawa. May asawa na si King at iyon ay si Brittany, tagapagmana rin ng bilyonaryong angkan. Ngunit dahil arranged marriage lang naman ang naging pag-iisang dibdib nila, ay wala talagang pagmamahal na naramdaman si King kay Brittany kahit na may isang taon na silang kasal. Sa maliwala nga naman o sa hindi, ang makakaparinig sa kanya ay wala pa talagang nangyayari sa kanila ni Brittany, kaya hindi pa rin sila nagkakaanak. Talagang mariin ang pagtutol nga ni King sa naging kasalan nilang dalawa, kaya naman gumagawa siya ng paraan para magkaroon na ng rason para maghiwalay sila. Sa katunayan na hindi naman talaga pulube o babaeng nasa lansangan ng punterya ni King, nagkataon lang na nakita niya si Chai kaya biglang napukaw ang kanyang atensyon. Lalo pa siguro ngayon kapag nakita niya ng bagong itsura ng dalaga na malayong malayo na sa itsura niya nung unang silang magkita kanina lamang. Ilang sandali pa ay dumating na nga doon si Chai na ang tanging dala lamang ay lakas ang loob at ang bago niyang katauhan. Marahang lumingon sa kanya si King at naudlot pa nga ang pag-inom ng alak. Napaawang pa ang kanyang bibig at saka tumitig ng malalim kay Chai. Hindi siya makapaniwala na ganitong kalaki ang magiging pagbabago sa panlabas na kaanyuan ni Chai. Kung kanina ay gusto lang niya na gawing fake girlfriend si Chai without feelings, ngayon naman ay parang gusto niya na itong mas makilala pa ng mabuti. Napalunok na nga lang si King at saka umiwasan ng tingin at ibinaling na sa ibang direksyon ang kanyang atensyon. Hi, nauutal na panimula ni Chai. Hindi rin kasi siya sanay sa ganoong suot kaya naman pasimple niyang hinihila pababa ang kanyang suot na pagkaikli-ikling dress. Hiyang-hiya rin siya kaya hindi siya makatingin ng maayos kay King. Hi, please have a seat. Sabi naman ni King na nauutal din ang kanyang salita. Salamat. Tugo naman ni Chai. Umupo na rin si King sa harap ng upuan ni Chai. You look different. Different from the girl I met earlier. Wika ni King. Lalo namang nakaramdam ng hiya si Chai. Sa reaksyon kasi ni King ay hindi niya mawari kung nagugustuhan ba nito ang kanyang itsura o hindi. May ba tayo? Ano nga pala yung sinasabi mo kanina? Nagsimula nang mag-usisa si Chai. Gustong-gusto niya rin kasing malaman kung ano ba talaga ang pakay nitong si King at kung bakit pinaayusan siya ng ganito. Anyway, tama ka. Yung pakay ko nga palang dahilan kung bakit ka nandito ngayon. Pero bago ang lahat, gusto ko munang ipakilala ang sarili ko. I'm King Monteverde, the heir of Monteverde Group of Companies. Siguro naman pamilyar ka na roon, di ba? Dahil kami nagmamay-ari ng sikat na insurance company sa buong bansa. I'm here because I need you. I need you to be my girlfriend. Naningkit naman ang mga mata ni Chai. Para mas maliwanagan ay tinuloy na muli ni King ang kanyang paglalahad. Kailangan ko may maiharap na girlfriend sa parents ko dahil ayoko sa babaeng pinagkasundo nila sa akin. Hindi naman sila titigil kung wala akong ihaharap na babae sa kanila. Kaya ito na lamang naisip kong paraan. Pero bakit ako? Sa yaman mo at sa itsura mo, napaka-imposible na wala kang mahanap na pwedeng iharap sa mga magulang mo bilang fake girlfriend mo. At kahit sino namang palaboy dyan sa lansangan na katulad ko ay magtataka kapag bigla na lamang may lalapit na isang bilyonaryo para makiusap na maging peking nobya niya. Actually, tama ka. Bakit nga ba ikaw? Sayaman kong to. Pwede na akong kumuha ng isang sikat na modelo dyan o anak ng politiko o anak ng isang hasyendero. And of course, sa taas ng standards at taste ko pagdating sa babae, never ko talaga magiging choice sa mag-uwi ng bahay ng isang babaeng palaboy. But you caught my attention. And don't ask me why, dahil maging ako hindi ko alam. Siguro dahil yan, that hidden and silent beauty of yours. Nang makita kita kanina, ina-imagine ko kaagad kung wala kang dungis sa mukha at kung maayos at malinis ka. You're beautiful.
at hindi nga ako nagkamali. Huminga ng malalim si King at saka siya naman ang nag-usisa. Ikaw, gusto kong malaman kung bakit nagpalaboy-laboy ka? I feel na bagong tuntong ka lang sa Maynila, tama ba? Tanong niya. Bumuntong hininga naman si Chai. Muli niyang naalala ang mga masasamang nangyari sa kanya. Ako? Ako si Charlene Landero, pero ang tawag nila sa akin ay Chai. Tubong Iloilo ako at oo, tama ka. Bagong tuntun lang ako dito sa Maynila. Naloko kasi ako ng taga doon sa amin. Sandali siyang huminto dahil pakiramdam niya ay muli na naman siyang mapapaluha. Anong naloko? Kunot noong tanong ni King. Sobrang hirap kasi ng buhay namin doon. Wala naman ako ibang mapasukan na trabaho dahil high school graduate lang ako. Kaya namasukan lang ako doon bilang katulong. Kung minsan naman, labandera. Minsan ay sales lady. Ako na lang din ang inaasahan ng aking tiyahe na may sakit sa baga at puso. Gusto ko siyang maipagamot sa mas magagaling na doktor at maayos na paggamutan. Pero wala naman kaming pera. Wala na rin kasi ako mga magulang at ang Chang Carmen ko na lang natitira kong pamilya. May nag-alok sa akin ng trabaho rito sa Maynila bilang isang receptionist daw sa isang prestiyosong hotel. Tuwang-tuwa ako nun. Dahil sa wakas ay mababago na rin ang kapalaran namin ng aking Chang. Maipapagamot ko na rin siya sa maayos sa paggamutan. Pero pagdating ko rito, ibang trabaho pa lang naghihintay sa akin. Dinala niya ako sa isang lugar na talagang hindi pamilyar sa akin dahil hindi naman nga ako taga rito. Ang posisyon ko pala ay isang masahista. Pero may inside job o extra service pala. At kailanman yung bagay na yon ang hindi ko kayang gawin. Marangal akong babae, no? At yun ang kinagisnan ko sa aking ina at aking Chang. Kaya naman nung nakakuha ko ng pagkakataon para makatakas, eh sinamantala ko na. Lakas loob na akong tumakbo habang habol-habol ako nung isa nilang tauhan. Takot na takot ako nun. Pero wala na akong pakialam kung may masagi na ako sa pagtakbo ko o masugatan ng mga paa ko basta makatakas na lang ako sa mga masasamang taong yun. Nang tuluyan na ako makalayo, tuwang-tuwa ako. Pero sa loob-loob ko, abot-abot ang kaba ko at takot dahil hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin. Natakot na ako magtiwala. Natakot na ako makipag-usap sa kahit na kanino. Ilang araw din ako nagpalaboy-laboy sa lansangan. At ni pagkain, wala akong mahanapan. Awang-awa ako sa sarili ko. Lalong-lalo na sa sinapit ko rito sa Maynila. At ngayon alam kong sobra nang nag-aalala sa akin si Chang Carmen. Gusto ko nga sana siya makausap pero maging yung cellphone ko ay nakuha rin nila. Hindi ko na po alam. Hindi naman inaasahan ni King ang naging pagtatapat na iyon ni Chai sa kanya. Nakaramdam naman siya ng awa rito at hindi makapaniwala sa mga pinagdaanan ng dalaga. Disente naman pala talaga ito noon at may malalim palang dahilan kung bakit siya naging pulubi sa daan. Sa sandaling iyon ay gumawa na rin ng aksyon si King sa kanyang isip kung paano matutulungan si Chai. Pero sa ngayon, ang gusto muna niyang itulong sa dalaga ay ang makausap muli nito ang kanyang tiyahe na siguradong labis ng nag-aalala sa kanya. Here, you can have this phone. Tawagan mo muna ang tiyahin mo. May luha pa rin sa mga mata niya. Hindi na siya nagdalawang isip pa na hiramin ang inabot na cellphone na iyon sa kanya ni King. Hindi niya gaanong tanda ang numero ni Dahlia kaya naman hinanap niya na lang ito sa social media. At dahil buong pangalan naman ang gamit ni Dahlia ay mabilis na itong nakita ni Chai. Ito si Dahlia. Excited na sabi ni Chai na makita niya ang account ni Dahlia. Bigla nga napalitan ng galak ang kanyang mukha. Go, call her. Nakangiting utos ni King. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Chai at wala na rin pinalampas na segundo kaya kinontak niya na si Dahlia na sakto naman na naka-online. Dahlia? Sabik na bunga ni Chai. Sino to? Tugon naman ni Dahlia sa kabilang linya. Dahlia, si Chai to. Maari ko ba makausap si Chang Carmen? Chai? Nako, mabuti naman at nakapagparamdam ka na. Bakit hindi ka namin makontak? Kamusta ka na ba?
Kamusta nang lagay mo dyan? Sakto, nandito ako sa inyo. Oh, eto si Chang Carmen, oh. Nang iniabot ni Dali ang cellphone niya kay Chang Carmen, ay kaagad na ngang tumulo ang mga luha ng ginang. Chay, pamangkin ko, kumusta ka na ba? Ayos ka lang ba dyan? Ha? Bakit hindi ka na tumawag? Sobra ako nag-alala sa'yo. Naluluhang sabi ng ginang. Baka sa tono ng boses nito na labis talaga siyang nag-alala kay Chay. Sinubukan nga rin nilang puntahan si Ate Marife sa parlor nito, ngunit hindi nila ito laging naaabutan. Chang? Chang, namimiss ko na po kayo. Sobrang saya ko po't muli kong narinig ang boses ninyo. Huwag ko kayo mag-alala sa akin, Chang. Ayos lang ho ako rito, pero... Pero sa ibang employer na ho ako nagtatrabaho, hindi na ho sa kaibigan ni Ate Marife. Nabigla naman si Chang Carmen sa kanyang sinabi. Ha? Eh, paano nangyari yon? Abay, nakakaapat na araw ka pa lang, ah. May nangyari ba? Nag-aalalang tanong ng ginang. Hindi pa nga handang aminin ni Chai lahat ang mga nangyari sa kanya sa kanyang tiyahin. Ang iniisip pa rin niya ang kalagayan ng kanyang tiyahin, kaya ayaw niya nang mag-isip pa ito. Masakit man sa kanyang loob ay kailangan niyang gawin yon para na rin ingatan ang kalusugan ng kanyang tiya. Mahabang kwento, Chang. Pero ang mahalaga po ay nasa maayos na sitwasyon na ako ngayon. Sabay tingin niya kay King. Oh, siya, Chang. Tatawag na lang ho ulit ako bukas, ha. Sa katapusan ho ay magpapadala ho ako ng pera para sa inyo. Ibili niyo ho ng pagkain niyo at mga gamot o ano man ang gugustuhin ninyo. Para ho sa inyo yon. Huwag niyo ho akong alalahanin dito, ha. Mahal na mahal ko ho kayo. Wika ni Chai. Nang makapag-usap ng magtiya at makapagkamustahan na ay muling bumalik sila ni King sa kanilang pag-uusap. Ito na ang cellphone mo, maraming salamat. Dahil sa wakas ay nakausap ko na rin ang Chang ko. Nakangiting pasasalamat naman ni Chai. Wala namang reaksyon si King at tumango na lamang. Chai, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ako nang bahala mo paggamot sa Chang Carmen mo. At maging mga pangangailangan niya roon sa probinsya niyo, ay ako nang bahala. Basta pumayag ka lang sa hiling ko. Ako nang bahala sa lahat at wala ka ng ibang aalalahanin pa. Just do what I want you to do. Magiging maayos din ang mga plano ko. Sa tono ng pananalita ni King ay tila desidido na talaga ito. Handa niyang gawin ang lahat, mapahiwalay lang siya sa kanyang obsessed wife na si Brittany. Natahimik namang sandali si Chai. Iniisip niya kung tatanggapin ba niya ang alok ni King o hindi. Pero dahil ang kapalit naman noon ay para naman sa kanyang tiyahin, ay tila nga wala ng rason para siya tumanggi pa sa grasya. Ang gusto lang naman mangyari ni King ay maging peking nobya siya nito, kaya iyon ang kanyang gagawin. Sabihin man ng iba na social climber siya o desperada dahil sa bibitawan niyang desisyon ngayon, ay babaliwalain na lamang niya dahil sa dami ng mga nangyari sa kanya, ay gusto naman niyang makaramdam ng kaginawaan. Kaya naman buong puso niya nang tatanggapin ang alok na iyon ng binata. Pumapayag na ako. Talaga? Oo, pumapayag na ako maging peking nobya mo. At nagtapos nga ang usapan sa pagpayag ni Chai. Bilang bahagi ng pagpapanggap ay kinailangang ipakilala ni King si Chai sa kanyang mga magulang bilang nobya nito. Girlfriend? Are you crazy, King? Mariing sambit ng ina ni King na si Madam Eve. Yes, Mom. Mukha ba ako nagbibiro? Seryosong tugon naman ni King at kalmado lamang ang mukha. Napalingon naman ang ginang kay Chai at saka pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Ano naman ang pangalan mo, iha? Tanong ng ginang. Hindi naman malaman ni Chai kung isasagot pa ba siya o hindi dahil sa matinding intimidasyon sa ina ni King. Nakakatakot naman talaga ang itsura nito na para bang pang-itsura ng wicked stepmother. She's Charlene. At mayaman din sila, katulad natin. At saka, kahit ano pa man ang katayuan niya sa buhay, ay tanggap ko siya. Dahil mahal ko siya. So what about Brittany? Ano na lang ang iisipin niya? Taas kilay na tanong ng ginang.
Sa katunayan ay hindi rin naman ito boto kay Brittany dahil may pagkamaldita rin talagang taglay. Bossy at gusto lagi na siyang masusunod. Nagkataon lang talaga na kinailangan ng mga magulang ni King ang mga koneksyon ng mga magulang ni Brittany para maisalba ang lumulubog nilang negosyo. Huwag niyo na nga siyang intindihin, Mom. I don't like her. And I don't love her. May sarili akong isip at alam ko kung sino talagang tinitibok ng puso ko. At iyon ay si Chai. I love her, Mom. Napabuntong hininga na lamang ang ginang at napailing sa anak. Ito rin ang unang pagkakataon na may dalhin si King doon na babae para ipakilala ang nobya nito. Hindi niya rin kasi ipinalam kay Chai na married na siya dahil baka lalo itong hindi pumayag sa kasunduan. Alam na rin naman iyon ng ginang kaya hinayaan na lamang niya ang anak dahil maging siya ay hindi rin naman boto kay Brittany. Hi. Do whatever you wanna do, King. Don't bother me kapag naging problema na, ha? Sabi ng ginang at saka tumalikod na. Doon naisipan ni King na ibahay si Chai sa mismong bahay ng kanyang mga magulang, hindi lang para inisin ang mga ito kundi pati na rin ipamukha sa kanila na talagang sinusumpa niya ang naging arranged marriage ng mga ito. Wala rin naman kasi magawang pagtutol ang kanyang mga magulang dahil sa laki ng utang na loob nila sa mga magulang ni Brittany. Kaya kahit hindi rin sila boto sa dalagang yon, ay sinasakyan na lang nilang sitwasyon dahil para sa kanila ay nandoon na yon at wala na silang magagawa pa. Chai, dito muna tayo titira pansamantala. Feel at home. Huwag mong intindihan si na mommy. Sabi ni King kay Chai habang paakyat na sila doon sa magiging kwarto nila. Nakakatakot naman ang mommy mo. E paano kung ayaw niya sa akin at paalisin ako? Nag-aalala lang sabi naman ni Chai. Don't worry. Kung hindi ka niya magugustuhan, hindi ka nag-iisa. Wala naman yung nagustuhan na babae na dinala ko rito eh. Huwag ka na lang magpakasya sa kanya para hindi ka na nag-iisip pa. Mumuso na lang si Chai at saka tumungo. Katulad din ang napag-usapan nila ay sinimulan na rin ni King na tulungan niya si Chai Carmen na ipagamot sa tulong ng kanyang mga tauhan na inutusan patungo doon. Minsan nga ay naiwan si Chai sa mansyon ni na King na mag-isa dahil may biglaang kailang asikasuhin ng binata sa kanilang opisina. At dahil walang magawa si Chai at hindi rin naman siya sanay na hindi gumagawa ng mga gawaing bahay, ay nagtungo na lamang siya sa may kusina kung nasaan ang ibang katulong na naglilipunan. Hello po, nakangiting bungad ni Chai. Napalingon naman sa kanya ang mga katulong na nandoon. Dumistan siya silang bahagya sa isa't isa at saka itinuloy ang kanyang mga gawain. Magandang umaga po, Miss Charlene. Sabay-sabay nilang bate. Ah, Chai na lang po, mas komportable po ako pag tinatawag ako sa palayo ko. Nakangiting sabi naman ni Chai. Muli namang nagkatinginan ang mga katulong dahil nahihiya pa rin sila sa dalaga. Kung ganun ho, kayo na hong bahala, Miss Chai. Sagot ng isa. Doon ay hiniling ni Chai na tumulong siya sa pagluluto dahil isa rin naman iyon sa kanyang mga hilig. Ayaw pa nga sanang pumayag ng mga katulong dahil baka mapagalitan sila ng kanilang Sir King. Ngunit dahil mapilit ang babae ay pumayag na rin naman ang mga ito. Sinigurado naman kasi ni Chai na hindi mapapagalitan ng mga ito at siya nang bahalang magpaliwanag kay King pag uwi niya mamaya. Kinagabihan ay sabay na nakauwi si na King at ang kanyang ina. Tamang-tama at nakahanda na ang lahat sa pagkainan na sina Chai ang nag-abala. Sa tungat niluto pa nito ang paboritong kalderetang manok ni King kaya naman amoy pa lang nito ay abot na hanggang sa pintuan pa lang ng bahay. Is that kaldereta? Tanong kagad ni King at saka mabilis ang nagtungo sa may dining area. Oh, nariyan na pala kayo. Maupo na po kayo. Nagluto po ako ng kalderetang manok at pastil. Mga specialty ko po yan. Sige na po, kain na po kayo. Pagmamalaki ni Chai nang may baluwag ng ngiti sa kanyang mukha. Sabik naman na upo si King dahil kahit anong mood niya, basta kalderetang manok ang nasa kanyang harapan, ay mapapagaan na nga nito kaagad ang loob nito. Did you cook all of this? Strict ang tanong naman ng madam. Masaya namang sumagot si Chai. Opo, madam. Ako pong lahat ng nagluto niyan. Wika niya. Palibhasa nga ay sanay sa hirap at talagang magalang ay mabilis kaagad na naikumpara ni Madam si Chai kay Brittany sa kanyang isip.
Sabik namang sinimulan ni King ang pagkain at unang tikim pa lang niya ay tila nakalimutan niya na kaagad ang kanyang pangalan sa sarap. Malimit naman siyang makakain ito. Pero ang lutong ito ni Chai, tila espesyal na ngayon lamang niya natikman ang patahing yon. Nang mamasdan naman ni Chai ang mag-ina na kumakain, ay kampante naman siya na nagustuhan iyon ng dalawa. Dahil sa tuloy-tuloy lang na pagkain ng mga ito na kahit hindi man magbigay ng komento ay alam niya na kaagad ang sagot base sa reaksyon ng itsura ng mga ito. Pinaupo na rin siya ni King para sumabay na rin sa kanilang kumain. Do you love cooking? Strict ang tanong naman ng madam na nakataas pa rin ng kilay habang marahang pinupunasan ng table napkin ang kanyang bibig. Umangat naman ang tingin sa kanya ang dalaga. Opo, sa katunayan po ay iyan ang naipamana sa akin ng aking yumaong ina. Sincero niyang sagot. Okay. The caldereta is fine. And this one, what do you call this? Tinuro ng madam ang pastil. Pastil po. Pork po siya. Nakangiting sagot naman ni Char. This pastil is also good. And I want it more. Sabi ng ginang. Tila nabunutan naman ang tinik sa dibdib itong sa Chai dahil ngayon niya napatunayang nagustuhan nga ng ginang. Napatingin na nga lang si King na may pagtataka sa kanyang ina dahil itong unang pagkakataon na pumuri ito ng luto lalo pa't sa peke pa niyang nobya kaya para sa kanya ay isa itong himala. Nang matapos silang maghapunan ay naisipan naman ni na King at Chai na tumambay muna doon sa may terrace nila. Ang galing mo ah, nakangiting sabi ni King. Nagtaka naman si Chai. Magaling? Bakit naman? Tanong ni Chai. Kumuha muna sandali si King ng wine at saka uminom ng isang shot. This is the first time na may makompliment si Mommy. Kaya good job. I think nakuha mo kaagad siya. Sabi niya. Napangiti na lamang din si Chai dahil sa kanya naman ay wala naman siyang special na ginawa. Nagluto lang naman siya at ginawa ang kanyang hilig. Nagpakatotoo at hindi nagkunwari. At ito rin ang gusto ni King. Ang babaeng hindi mapagkunwari at walang kaarte-arte sa katawan, kaya lalo siyang naging interesado kay Chai na mas makilala pa ito ng mas malalim. Habang tumatagal nga ang pananatili doon ni Chai, mas napapalapit na siya sa mag-ina, lalong-lalo na kay King. Hindi rin akalain ng lalaki na magiging malapit siya ng ganito kay Chai, na nung una namang plano niya ay pansamantala nga lang ito at gaganap lang siya bilang isang peking nobya. King, parang ang lalim ng iniisip mo ah. Bungad ni Chai nang pumasok ito sa opisina ni King doon sa mansyon. Seryoso itong nakatitig sa kanyang laptop na pakiwari niya ay tungkol sa trabaho ang iniisip ni King. Nakakastress lang sa office, ang daming problema. I need to fix all of this para hindi na kami humingi ng tulong sa pamilya ni Brittany. Seryoso ang sagot ni King. Napakunot naman ang noon ni Chai at saka umupo sa may couch na naroon. Siya nga pala, parang hindi ko nakikita yung Brittany. Curioso niyang tanong. She's on a business trip with dad and her parents. Isang buwan din. Kaya isang buwan din na tahimik ang buhay ko. Sagot ni King. Bakit? Anong klase bang babae yung Brittany? Parang nung asiwang-asiwa ka sa kanya. Bumuntong hininga muna si King bago sumagot. Sobrang yaman nila, naging hobby na rin nilang mangmata ng tao. She's a spoiled brat at maging ang parents ko ay hindi niya nire-respeto. Pwede naman kami maging independent business owners. Hindi naman na kailangan pa ng tulong nila. Pero dumating talaga sa point na naghihingalo na ang aming negosyo kaya nag-take advantage si Brittany. At siya mismo nag-request sa Letching arranged marriage na yon. Kaya nga I'm doing my best na maging isang magaling na negosyante nang sa ganun ay hindi na namin kailanganin ng tulong nila. Kwento pa ni King. Napatango-tango na lamang si Chai at hindi na sumagot. Marahan namang minasahe ni King ang kanyang ulo dahil sa stress at pagod na kanyang nararamdaman. Napatingin naman doon si Chai na para bang may nag-uudyok sa kanya na siyang gumawa noon. Gusto nga sana niya pero nahihiya siya. Hindi niya alam kung paanong magkukusa para man lang makatulong siya na maibsan man lang ang stress na nararamdaman ngayon ni King. Ilang segundo rin siyang nag-isip at saka napagpasyahan ng tumayo at nagtungo na sa likuran ni King. Ako na magmamasahin ang ulo mo. Madalas ko naman tong gawin kay Chang Carmen at sabi niya sa akin
Ako raw ang pinakamagaling na masahista. Kaya, hayaan mo akong gumawa niyan. Lakas loob na sabi ni Chai. Natigilan naman si King at saka marahan nang inalis ang kanyang kamay mula sa kanyang sentido. Hindi na ito umimik pa. Bagkos ay dinaman na lamang niya ang pagmamasaheng iyon ni Chai. Habang lumilipas ang mga araw ay mas lumalalim ang kanilang samahan. Kung dati ay peking nobya lamang ang turing ni King kay Chai, ngayon naman ay parang gusto niya ng totohanan ng lahat. Ngayon lang kasi ito nakatagpo ng isang babae na tanggap agad at kasundo ng kanyang ina, tapos ay mahinahon at maalaga pa. Hindi niya akalaing siya ang unang mahuhulog ang loob sa dalaga at tila ayaw niya nang mawalay pa ito. Ngunit kasal siya kay Brittany at iyon ang hindi alam ni Chai. Alam niyang problema ang dulot ng naging plano niyang ito. Pero ano man ang mangyari sa bandang huli ay handa niya nang ipaglaban si Chai sa sino mang mahahamak sa pagsasama nila. Ilang araw na rin naroon si Chai sa mansyon ng mga magulang ni King kaya naman naisipan ng binata na umuwi muna sa sarili niyang bahay kasama si Chai. Nagmistula nga silang parang tunay na mag-asawa sa araw-araw nilang pagsasama sa iisang bubong. Halos pagiging asawa na nga ang mga responsibilidad na ginagampanan ni Chai sa buhay ni King at ganun din naman ang lalaki. Isang araw, naroon sila sa dining area at kasalukuyang naghahapunan nang biglang may nag-doorbell sa labas. At dahil may kukunin din si Chai sa may sala ay siya nang nagpresenta na magbukas ang pinto. Sandali lang, malakas na sabi ni Chai. Nang pagbukas niya ng pinto, ay bumulaga sa kanya ang isang magandang babae na mukhang modelo sa tangkad. Maliit ang mukha at malaporselana ang balat. Makipot din ang labi at matangos ang ilong. Tinitigan ni Chai ang babae mula ulo hanggang paa ngunit wala talaga siyang maipuna sa angking kagandahan ng panlabas sa itsura ng babaeng yon. Ngunit sa mga tingin ng babae sa kanya ay tila ba galit na galit ito sa kanya. Sino po sila? Ano pong kailangan ninyo? Nauutal na tanong ni Chai sa babae. Ikaw ang sino? Who the hell are you? And what are you doing here in my own house? Galit na sabi ng babae. Sa pagkakataong yon ay bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ni Chai. Sa loob niya ay ito na marahil si Brittany. Hindi niya alam kung anong isasagot niya dahil ang totoo ay bigla siyang natameme ngayon sa harap ng babaeng yon. Samantala, nang mapansin ni King na napatagal si Chai sa may main door ay sinundan niya na ito. Chai, sino yun? Malumanay na tanong ni King tsaka nagtungo na sa kinaroroonan ng dalaga. Nang matuntun niya yon ay nanlaki na lamang ang kanyang mga mata sa gulat. Brittany? Gulat na sabi ni King. So, honey, anong klaseng paliwanag kayang inihanda mo para sa akin? Hindi mo malang papapasukin ang asawa mo? Taas kilay na tanong ni Brittany. Napatingin naman kaagad si Chai kay King. Sa sandaling yon ay gulong-gulong isip na Chai. Ang alam naman kasi niya ay wala pang kasalang nagaganap sa pagitan ni na King at Brittany kaya nagtataka siya kung bakit kung umasta ito ay para bang pagmamay-ari niya na si King. Brittany, why didn't you tell me na babalik ka na? Ngumisi naman si Brittany. Eh kung sinabi ko, hindi ko sana mamimit ang kabit mo. Mas lalong hindi maipaliwanag ni Chai ang kanyang nararamdaman na tawagin siya nitong kabit. King, anong kabit ang sinasabi niya? Tanong ni Chai. Alam naman niyang wala siya sa posisyon para magalit, magtanong o magselos, pero gusto niya pa rin malaman kung ano ba talaga ang katotohanan. Chai, I'll explain lahat sa iyo mamaya. Let me handle this first. Dun ka muna sa kwarto ko. Ayaw na sanang sumunod ni Chai, ngunit sa tingin ni King ay tila bigla siyang nahipnotismo. Kaya humakbang na lang siya patalikod at nagtungo sa kwarto nito. Itong pinagkakaabalahan mo, ha, King? Matapos naming tulungan ng kumpanya niyo na naghihingalo na, ganito ang gagawin mo sa akin? How dare you? We've been married for a year. Pero bakit hindi mo pa rin ako magawang mahalin? Ano bang kulang sa akin? Ano bang wala? O anong hindi ko magawa? King, I love you. At ikaw lang ang gusto kong mahalin. Bakit mas gusto mo pa rin na pasakitan ako? Bakit? Pumasok na sila sa may living room at doon kinumpranta ang isa't isa. Brittany, how many times have I told you
na wala akong nararamdamang pagmamahal sa'yo. That marriage a year ago? It was all fixed and arranged. My heart was not there. I didn't like that. Pero pinilit niyo pa rin. Masyado mong minaliit ang kakayanan ng daddy ko sa pagpapatakbo ng negosyo. Binulag mo siya at nilaso ng utak. And this is all your fault. Kung bakit ka nasasaktan ngayon, Brittany? I want to end this marriage now. This isn't healthy anymore. Anyway, kailan naman talaga ay hindi nangyari yan. And I will do my best para matulungan si Daddy sa kinakaharap na problema ngayon ng kumpanya namin. Matigil lang ang pamamaliit niya sa pamilya namin. Makikita sa mga mata ni King ang galit at kagustuhang maputol na talaga ang kanilang ugnayan sa pamilya ni na Brittany. Wala na siyang pakialam kung isipin man ni Brittany na nababae siya dahil yun naman talaga ang gusto niyang mangyari. Ayaw naman niyang maging brutal sa nararamdaman ni Brittany, ngunit wala na siyang naisip ang dahilan para matauhan ito at palayain na lamang siya at ang kanyang pamilya. Fine! Is this what you want? Huh? Then, I will make sure that you will reap what you sow. Pambabanta ni Brittany tsaka umalis na ng bahay na galit at masama ang loob kay King. Maya-maya pa ay nagtungo na rin si King sa kwarto ko nasaan sa Chai. King, tama ba yung narinig ko? Asawa mo siya? Kasal kayo? Naluluhang tanong ni Chai. Wala naman siyang karapatan na makaramdam ng ganito, ngunit pakiramdam niya ay bigla na lamang siyang nasaktan. I'm sorry if I didn't tell you. But yes, Chai, I am married. But that marriage wasn't meant to be made for me. Katulad nga ng sinabi ko sa'yo, si Brittany lamang ang may gusto ng lahat ng to. Naipit lang ako at ng pamilya ko sa kahibangan niya, kaya kami nagkaganito ngayon. They treated us as their puppets. At awang-awa na ako sa parents ko, so Chai, sana anuman yung mga nalaman at narinig mo ngayon, I hope you'll choose to stay. Ayoko na rin mawala ka pa dito. Mawala sa piling ko. Ano ibig mong sabihin? Kunuto ang tanong ni Chai. I love you, Chai. At hindi na bilang fake girlfriend ko, kundi bilang ikaw. I want to end this fake plan. Hayaan mong ayusin ko muna ang lahat ng gusto sa pagitan namin ni Brittany. Then I'll pursue you. Yun ay kung papahintulutan mo ako. Buong pusong pagtatapat ni King. Ang totoo ay iniibig na rin ni Chai si King ng palihim. Naunahan lamang siya ng takot kung paano aaminin ito, ngunit ayaw na rin niyang isang tabi pa. Kahit na mali ay gusto pa rin niyang ituloy dahil puso niya nang nag-utos at nagdikta sa kanyang isip. Nang gabing yun ay tila napawi ang lahat ng kanilang isipin at nangibabaw lamang ang pag-ibig nila sa isa't isa. Marahang idinampi ni King ang kanyang mga labi sa mapupulang labi ni Chai. Pagmamay-ari na nila ngayon ang mundo kung saan sila lamang dalawa ang tao dito. Sabay tumulo ang kanilang mga luha habang nakapikit at buong pusong dinadama ang bawat halik na kanilang pinagsasaluhan. Para silang biglang lumutang sa ere na marahang umiikot at pilit tinatakasan ng pait ng kahapon na ang tanging safe place at comfort zone nila ay matatagpuan lamang sa piling ng isa't isa. Naging sunod-suro na nga lang ang katawan at diwa ni Chai sa bawat kilos at galaw ni King at hinayaan na gawin nito ang mga bagay na gusto rin naman niyang iparamdam sa kanya ng lalaki. Nang sumunod na araw, simula nung gabing may mangyari kina King at Chai, ay tila mas tumatag na ang kanilang samahan. Nagkaroon ng isang prestiyosong event ang mga negosyante na kinabibilangan ng pamilya ni na King at Brittany. Simula nung umalis si Brittany sa bahay ay hindi na rin ito nagparamdam pa kay King dahil sa galit. Pero hindi ibig sabihin nun ay mananahimik na siya. Tuso si Brittany at walang sinasanto. Kung hindi na naman mapapasa kanya si King, ay sisiguraduhin niyang sisirain niya ang buhay nito at ang babaeng pinagpalit nito sa kanya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na a-attend si Chai ng ganitong kagarpong event. Handa na ngang iharap ni King sa lahat ng tao kahit pasabihin kasal ito at asawa na si Brittany. Handa niya nang ipaglaban si Chai sa lahat ng mga matang posibleng manghusga sa kanila ngayong gabi. Naroon din ang mga magulang ni King at tila ba hinahayaan na lang si King sa kung ano bang plano nito.
dahil maging sila ay nawala na rin ang gana sa pamilya ni Brittany. At sawa na na maging sunod-sunuran sa kanila na parang aso. Hindi ba si King Monteverde yon? Sinong kasama niya? Oo nga, hindi ba si Brittany Ford ang asawa niya? Eh bakit ibang babaeng kasama niya ngayon? Don't tell me, hiwalay na sila. Bulong-bulungan ng mga sosyalistang naroon. Hindi naman iyon nakalampas sa kanilang pandinig, ngunit hindi na lamang nila yon pinansin, basta nagpatuloy lang sila sa paglalakad ng taas noo at may buong pusong pagmamalaki sa kanilang mga sarili. Masinigpitan pa ni King ang pagkakahawak niya sa mga kamay ni Chai para ipahiwatig at ipadama ang pagprotekta nito sa dalaga. King, bungad ng kanyang ama. Alam na ng ama ni King ang pakulong ito ng anak at naikwento na rin sa kanya ng asawa na mabuting babae itong si Chai. Dad, nakangiting tugon naman ni King. Nagkatitigan lang silang mag-ama. Hindi na nga kailangan pa ng mahabang salita para iparating ang gustong sabihin ng Ginoo sa kanya na sa mga oras na to ay ipinagmalaki niya na ang kanyang anak sa pagiging matapang nito at lakas ng loob na sigurado siyang hindi nito namana sa kanya. Maya-maya pa'y bumaling naman ang atensyon ng kanyang ama kay Chai. Umagaw sa pansin ng Ginoo ang suot-suot na kwentas ng dalaga na pamilyar sa kanya kaya napakunot ang kanyang noo. Magtatanong pa sana ang kanyang ama kay Chai nang biglang inagaw na ni Brittany ang atensyon ng lahat at kasalukuyan siyang naroon nakatayo sa gitna ng entablado. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Tas kilay na sabi ni Brittany sa mic na para bang may masamang binabalak. Alam ko, lahat kayo ay nagtataka kung bakit hindi ako ang kasama ng magaling kong asawa. Tama, my beloved King Monteverde? Mariinyang sabi. Nagkasalubong naman sila ng tingin ni King. Tila nag-aasar pa si Brittany habang abot-abot naman ang galit ni King sa kanya. Okay, hindi ko napapatagalin pa. The Monteverde is now slowly going down. Iyan ang tunay na estado ng kumpanya nila ngayon. Kung hindi dahil sa pamilya ko, wala na sila dito ngayon. Baka batagal nang lumubog ang kanilang negosyo. How pathetic, right? Tapos, kahit anong kabutihan na nagawa namin sa kanila, King still chose to cheat. Yes, that damn girl beside him is his mistress. Kabit, manunulot at mga agaw ng asawa ng may-asawa. At hindi lang yun. Okay lang sana kung kalevel ko o masigit pa sa akin. Pero it's ridiculous na isang pulubi pa at palaboy sa lansangan ng kanyang pinili. Yes, tama ang narinig ninyo. Ang babaeng iyan na kabit ng aking asawa ay dating pulubi at mangmang na binihisan lamang niya, kaya nagmukha siyang tao. They betrayed me. At sisiguraduhin kong sisirain ko ang buhay ng babaeng iyan, King. Ako lang nararapat para sa'yo. At wala nang iba. Ako lang. Bago pa man matapos si Brittany ang kanyang salita ay umakyat na rin sa entablado ang ina ni King at saka binigyan nito ng isang malakas na sampal sa pisngi. Awat-awat naman siya ng kanyang asawa. How dare you, Brittany? Kung may talunan man dito, walang iba yon kundi ikaw. Dahil mas minahal ng aking anak ang pulubing sinasabi mo kesa sa'yo na nagmamay-ari na ng buong mundo. Hindi ka ba naiinsulto dahil kahit simple lang si Chai, at sabihin na nating mababang pinag-aralan? Mas edukada naman siyang mag-isip kesa sa'yo. Well, hindi mo naman alam yon, dahil Diyos ang tingin mo sa sarili mo. At ngayon, nagsisisi na kami kung bakit kami pumayag na makasal siya sa isang mapagmataas at walang kwentang babaeng katulad mo na mahilig magmalinis. Pero may mga anomalya rin namang ginagawa. Oo, alam namin, Brittany. Yang itsura at ganda mong ginagamit ng mga magulang mo para makapag-close ng deal o makahatak ng investors. Diba? Dumating pa sa point na nagpakama ka sa isang matandang Chinese para lang makuha niyong malaking pera na ilalagay niya sa negosyo ninyo? Ngayon, sino ang pathetic sa inyong dalawa ng anak ko? You don't deserve him. At ngayon, pinuputol ko ng ugnayan na meron ang pamilya ko sa pamilya mo. I am done with you. Hindi naman maipanta ang reaksyon ng mukha ng mga taong naroon sa isinawalat ng ina ni King. Yun pa nga ang naging sentro ng usapan kaysa sa ginawang pamamahiya ni Brittany kay Chai.
Umalis ang pamilya ni na King doon at naiwan sa entablado ang kawawa at luhaang si Brittany. Habang binabato siya ng masasamang tingin ng mga taong naroon. Na hindi na nga siya nilapitan ng kanyang mga magulang dahil maging sila ay pinagchichismisa na rin ng mga tao. Na makauwi sila ay hiyang-hiya naman ang itsura ni Chai dahil sa katotohanan minsan na nga siya naging palaboy sa lansangan. Ma'am, sir, sorry po at hindi ko sina... Huwag mo nang isipin yon, Chai. Mas masahol pa si Brittany at walang-wala siya sa kalingkingan mo. Iho, King. Bumaling naman ang atensyon ng ginang kay King. Tutulungan ka namin na mas mapabilis ang annulment nyo ni Brittany. Patawarin mo kami anak kung pinasok ka namin sa ganitong gulo at hinayaan na sirain ni Brittany ang buhay mo. Mom, Dad, thank you. Thank you dahil sa wakas na nanindigan na rin kayo. Hindi para sa akin, kundi para sa pamilya natin. We don't need them. At sisiguraduhin kong gagawin ko ang lahat para matulungan mo isalba ang kumpanya natin. Sabi naman ni King. Tinapik naman siya ng kanyang ama sa kanyang balikat. That's my son. Thank you for waking us up. Dahil sa lakas ng loob at tapang mo, alam ko muli tayong aangat. Thank you, son. Sabi naman ng kanyang ama. Na mga sumunod na araw ay mas napabilis nga ang annulment ni Brittany at King. Hindi pa rin makalabas ang babae sa kanilang bahay dahil sa labis na kahihiyan habang si Chai naman na hindi na rin pinaalis doon ng mga magulang ni King at nasurpresa pa ito nang sunduin na rin nila ang kanyang Chang Carmen at doon na manirahan sa bahay na ibinigay sa kanila. Tuwang-tuwa ngang magtiya dahil sa wakas ay magkakasama na sila at mababago na rin ang ikot ng gulong ng kanilang buhay. Sa kabilang banda ay sinamantala naman ang ama ni King ang magtanong kay Chai. Chai, bungad ng Ginoo. Sir, maaari ba ako magtanong? Tanong niya. Yung kwintas, sa'yo ba yung kwintas? Napahawak naman si Chai sa suot niyang kwintas. Ah, eto po ba? Opo, ibinigay po sa akin to ng aking tiya na pinabibigay daw po ng aking ina na yumaona. Espesyal na tao raw po ang nagbigay nito kay nanay kaya naman ingatan ko raw po ito. Nakangiting kwento naman ni Chai. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng nanay mo? Tila nagtaka na nga rin si Chai kung bakit naging interesado ang Ginoo sa kanyang kwentas. Jocelyn po sir. Sa sandaling yon ay tuluyan na nga napagtanto ng Ginoo na ang ina ni Chai na si Jocelyn ay ang kanyang first love. At siya ring espesyal na tao na nagbigay nun sa kanya. Bahagyang napangiti ang lalaki at naisip na talagang napakaliit ng mundo. Na kung mapapakasalan man ni King si Chai, ay magiging anak na rin niyang dalaga na anak ng kanyang unang minahal. Kaya rin pala nang makita niya si Chang Carmen, ang ama ni King, ay tila ba pamilyar rin ito pero hindi na lang nila ito pinansin dahil matagal na rin namang panahon yon at isa na lamang yung magandang alaala. Hindi kalaunan ay nagpakasal na rin sina King at Chai at ngayon ay 6 na buwan na pinagbubuntis ang kanilang kauna-unahang supling. Unti-unti na rin nakabangon sa pagkakalugmok ang kanilang negosyo at ngayon ay si King na nga ang CEO ng kanilang kumpanya at labis ang pinagmamalaki ng kanyang mga magulang. Kapalit ng pagbawi ng kanilang kumpanya ay siya namang unti-unting pagbagsak ng kumpanya ni na Brittany dahil sa ilang anomalya na kanilang kinasangkutan. Ngayon ay tahimik at payapa na ngang namumuhay ang pamilya ni na King kasama ang kanyang asawang si Chai at ang kanyang Chang Carmen pati na rin ang kanilang cute na supling. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!